nakalulungkot mga minamahal kong ka-taxpayer kung sino pa yung mayayaman, maraming lupain, sasakyan, nagtataasan ng mga gates ng kanilang mga bahay dahil ayaw ipakita yung kanilang ginagawa sa loob o anuman ang kanilang reason. Sila pa yung number one nagnanakaw ng buwis. At hindi naman nila magagawa yan kung walang connivance sa mga BIR officials, Registry of Deeds officials, sa local government officials. Ipaliwanag ko sa inyo mga ka-taxpayer kong minamahal. Ito po ay isang dokumento na ini-issue ng BIR. Alam nyo, yung mga tao sa BIR, karamihan dyan mga lawyers, mga certified public accountants. Sa madaling salita, sila po ay mga professional na binigyan ng lisensya ng ating gobyerno. Ibig lang sabihin mga ka-taxpayer kong mahal, nakakangat sila sa atin. Ha? Hindi lamang sa kaisipan, nakakangat din sila sa kabuhayan. Bakit lagi nating niloloko ang may hirap? Yun lang ang tanong ko eh. Kung hindi ka nagbabayad ng buwis, yung kapitbahay mo na hindi nagbabayad ng buwis, yung kumare mo na nataga BIR, hindi nagbabayad ng buwis, yung kumpare mo na nagtatrabaho sa Registry of Deeds, hindi nagbabayad ng buwis. Oh, sila mismo ang dahilan kung bakit yung mayayaman ay hindi nagbabayad ng buwis. Hindi mo masakit yun? Dinedeprive ang bawat Pilipino ng mabuting buhay. Kasi yung buwis na yan, para yan sa kapakanan ng bawat Pilipino. So dito, ituturo ko sa inyo mga ka-taxpayer kong mahal, paano ginagamit itong BIR form number 2313R. Kasi po itong kagandahan ng BIR form 2313R, isa ho itong check and balance. Kapag walang, ang tawag kasi dito is certificate authorizing registration. So kung walang certificate authorizing registration, hindi mo marirehistro yung lupa. Nakalulungkot kasi itong taxpayer na to, saksakan ng yaman, mga kaibigan ko. Hindi na mabilang ang ektaryang lupain, hindi mabilang ang pera. Pero nandadaya pa rin mga ka-taxpayer kung minamahal. Paano nandaya? Yun yung tuturo ko sa inyo. Faking death. Yan. Okay. May clue na kayo. So, paano finifake yung death? Ito, tingnan nyo mga ka-taxpayer kung minamahal. Diyan nilalagay yung date of death. Date of death, November 12, 2015. Ilan yung namatay? Ayan o, F4. Ang simple lang ng tanong eh. Apat, sabay-sabay namatay, November 15. So, ano che-check nyo yun? Extrajudicial settlement. Kung nakikinig sa akin si bagong commissioner, pwede ba mag-usap tayo ng personally? O kung ayaw mo naman, dito tayo mag-usap, isisiwalat ko sa iyo, papaano itong check and balance mo na ginawa sa na ginawa ng BIR ay palpak. So, may iwasan to. Tingnan mo mga ka-taxpayer kong mahal. Apat yung namatay at base sa aming investigasyon, iba-ibang araw namatay. Pero dito, isang beses lang sila sabay-sabay namatay. So definitely, dinaya yung pagbabayad ng buwis. Ito ho yung binayaran, no? Details of payment. Ayan. Imagine nyo, tipa 5,000 lang ang binayaran. Ano mangyayari? Di lusot yung pumirma kasi nakasulat dyan. Hindi pa iniimbestigahan. Pero, mali ho yung pagkakasulat eh. Sana ho, baguhin nyo ito. Kasi ito ho ay ebidensya na pwede nyo gamitin laban sa taxpayer at laban dun sa mga BIR officials na tiwali. Ang problem, may lusot eh. Ano yung lusot na nakasulat dito? Itong makikita nyo kulay yellow na yan, shaded yellow na yan, sinasabi na hindi pa naiimbestigahan. Kung hindi na imbestigahan, bakit ka nag-issue ng certificate authorizing registration? Ang ibig lang ng certificate authorizing registration, na imbestigahan mo na yung lahat ng records ay in accordance with the law.
So kayong mga ka-taxpayer ko dyan, kung kailangan nyo po ng legal department, available na po yung tax specialist na legal department at naghahanap po ako ng mga business partners para ho sa tax specialist inheritance, makakolekta ho ng tamang buwis ang ating gobyerno at the same time, ma-enjoy po ninyo yung inyong inheritance o yung mana ho ninyo. Alalahanin ho ninyo, may mga taong interesado dyan at ho yun i-expose ko ho sa inyo kung sino-sino yung mga taong pag hindi ho kayo nag-avail ng tax amnesty or estate tax amnesty ngayon, sila mismo ang kukuha ng lupa nyo, wala na ho kayong lupain. With that mga taxpayer, kung minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later.